Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinawalang sala ng Malolos City Regional Trial Court Branch 19 itong Biyernes, October 6, si retired Major General Jovito Palparan at iba pa nitong kasamahan sa kasong kidnapping, serious illegal detention at serious physical injuries na inihain ni Raymond at Reynaldo Manalo. Ayon kay Attorney Julian Olivia Jr., abogado ng magkapatid na Manalo, na bigong tukuyin ng dalawa kung sino at kung saan sila dinukot noong 2006. Ikinadismaya naman ito ng magkapatid na Manalo at sinabing hindi sila susuko hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Matatanda ang 2006 nang akusahan si Palparan at dalawa pang sundalo ng pagdukot sa dalawang UP students na sina Karen Empeno at Sherlyn Kadapan. Gayun din ang magkapatid na Manalo na napagkamalang mga miyembro ng New People's Army. Kinansela ng Department of Agriculture o DA ang 50 million peso allotment ng confidential funds ng kagawaran. Humarap ang mga opisyal ng DA sa Senate Budget Briefing na pinangunahan ni Committee on Agriculture Chairperson Senator Cynthia Villar sa proposed 2024 funding ng 167.5 billion pesos ng kagawaran. Mas mataas ito ng 9 billion pesos sa dating budget na 157.8 billion noong isang taon. Dito inudyoka ng mga mambabatas, partikular ni Senator Rafi Tulfo, sina DA Senior Undersecretary Leocadio Sebastian at Assistant Secretary o ASIC J. Layug na i-realign ang confidential funds sa 2024 National Expenditure Program o NEP at ilaan sa mga ahensyang nakatutok sa anti-smuggling efforts ng pamahalaan. Sa iba pang balita, 40 smugglers at price manipulators ng sibuyas ang nasampahan ng kaso sa ilalim ng Anti-Agricultural Smuggling Act ayon kay Agriculture ASEC Layug. May 10 iba pa sa paglabag sa Food Safety Act at isa naman sa paglabag sa Meat Code. Nasa iba't ibang lokal na prosecution na ang mga nabanggit na kaso, partikular sa Bataan, Manila at Batangas. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya ng Special Prosecutor's Office ng Department of Justice o DOJ para sa smuggling. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR laban sa pagkain ng shellfish dahil sa red tide sa mga lalawigan ng Samar at Eastern Samar. Apektado ang Irong-Irong Bay sa Catbalogan City, ang baybayin ng Calbayog City at ang Matarinao Bay sa Eastern Samar Province. Ang pabago-bagong weather patterns ang itinuturong dahilan ng pagkakaroon ng algae na nagdudulot ng red tide sa rehiyon. Dinagdag ng BFAR na bawal ang kumuha, magbenta at kumain ng lahat ng uri ng shellfish at acites o mas kilala na alamang o hipon na mula sa mga nabanggit na look. Parehong bumalik ang toxin sa Matarinao at Irong-Irong Bay makalipas itong dumaan sa red tide ng ilang linggo. Samantala, ang baybayin naman ng Calbayog City ay kasama sa Red Tide Watch ng BFAR noon pang 2022. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.